Ang Bolinao Skull ay isang archaeological discovery. Ito yung bungo na nahukay sa archaeological site sa Bolinao, Pangasinan, dito sa Pilipinas. Isang natatanging pagdiskubre at tinaguri ang Bolinao Skull. Bakit? Yan ang aalamin natin ngayon. Pero bago nating simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo na ang subscribe button, ilike ang video ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Ang natuklasan na Bolinao Skull ay isa sa natatanging discovery ng mga arkeologo ng National Museum of the Philippines. Bakit natatangi? Ito ay dahil sa mga nahukay na bungo na may palamuting ginto sa ngipin nito, na animoy kaliskis ng isda. Mula sa Balingasay Site sa Bolinao, Pangasinan, dito sa Pilipinas, ang mga arkeologo ay may nahukay na 67 na bungo at ang iilan ay may natatanging palamuti na gawa sa ginto sa kanilang mga ngipin. Natagpuan ito na may mga kasamang tradeware ceramic na tinatayang ginawa noong early Ming Dynasty sa China noong 15th century AD. Ang mga palamuting ginto sa mga natuklasang bungo ay may sukat na 10mm ang lapad at 11.5mm ang taas. Ang mga nasabing palamuting ginto ay animoy kaliskis ng isda na nakalagay sa bukal surface ng upper at lower ng incisor at canine teeth na mga ito. Base sa pagsusuri, ay natuklasang may butas sa mga ngipin na puno ng gold disc, plug specks or wire, ang bawat palamuti ay may kakaibang disenyo. Sinasabi na ang Bolinao Skull ay nagsimula noong 14th and 15th century AD. Ito ay isa sa sinaunang naninirahan sa Pangasinan sa Pilipinas. Ang nasabing pagtuklas ay nagpapakita ng magarbo at pambihirang paraan ng pagdedekorasyon na mga ngipin na bahagi ng katutubong kultura ng Pilipinas bago pa man ang pagdating ng Espanyol sa Pilipinas noong 1521. Bago dumating ang mga Espanyol, ang pagdedekorasyon ng mga ngipin ay isa sa karaniwang gawain lamang ng mga sinaunang katutubo dito sa Pilipinas. Mula sa staining ng pula at itim hanggang sa paglalagay ng ginto na animoy kaliskis, sinasabi na ang paglalagay ng palamuti sa kanilang ngipin ay nagsisimbolo ng kanilang katayuan para sa mga katutubo ng Pilipinas. Base sa pagsusuri at gawa ng Sam Broich at Salvador Amores State, walo lamang sa mga nahukay mula sa 14th at 15th century cemetery site sa Bolinao ang may palamuting ginto sa ngipin ng mga ito. Isa sa mga ebidensya na ginagawa talaga ang ganitong kultura ng mga sinaunang katutubo ay ang pahayag ni Antonio Pigapetta. Sinasabi nito nang makilala nito si Raja Siaoy ng butuan, nilalarawan nito na may tatlong batik na ginto sa bawat ngipin nito. Ang ganitong tooth gold work ay tinatawag na pusad. Ang manunusad ang tawag sa gumagawa o naglalagay ng ginto sa mga ngipin. Sila ay binabayaran para sa ganitong serbisyo. Sa panahon natin ngayon ay ginagawa din ito. Nilalagyan sa cavity ng metal dahil ang metal ay hindi nabubulok. Naglalagay ang ating mga ninuno ng metal para sa dekorasyon sa kanilang ngipin noong panahon ng pre-colonial. Ang ginto o metal ay ginagawa nilang pegs na nilalagay sa ngipin. Ang ganitong paraan ay masakit. Kaya ang paglalagay ng ganitong dekorasyon sa kanilang ngipin ay hindi lamang pagpapakita ng kanilang katayuan sa lipunan, kundi tanda ng lakas at katapangan. Ang Bolinao Skull ay nakadisplay ngayon sa pang-ulo exhibit sa ika-apat na palapag ng National Museum of Anthropology, isang bahagi ng pambansang museum ng Pilipinas na nakatuon sa anthropology at archaeology.